Halos 200 ektaryang palayan sa Region 2, tinamaan ng rice blast. Mula Cagayan Valley, makakasama natin live si Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine? CJ, initially, 19 na bayan ang apektado ng rice blast sa mga probinsya ng Cagayan, Quirino at Isabela dito sa Region 2. Umaabot sa 171.7 hectares ng mga palayan sa Isabela, Quirino at Cagayan ang nasira dahil sa rice blast o ulmog. Bahagi ito ng 600 hectares na tinamaan ng mga palayan sa rehiyon. Kaya patuloy ngayon ang information drive at pagtulong sa mga magsasaka na pigilan ang pagkalat nito. Sa ulat ni Minda Flor Aquino, Hepe at entomologist ng Regional Crop Protection Center o RCPC ng Department of Agriculture, ang mga bahagi ng tinamaan ay umabot sa 600 hectares sa 12 bayan sa Isabela. Kabilang dito ang Alicia, Cabagan, Cabatuan, San Mateo, Santa Maria at Delfin Albano. Kung kada pasati dual down ko, spread man ay tamno aman kita mo medyo metri ko dawa na, medyo dawa na pa kada pa mispread lang. Kurang lagi danum. May mga tinamaan na palayan din sa Aglipay, Nagtipunan, Cabarugis, Madela, Saguday at Difon sa lalawigan ng Quirino. Sa Cagayan, sa bayan ng Bugay pa lamang ang naiulat na lubhang tinamaan. Nagsasagawa pa ng validation sa dalawang iba pang bayan. Kailangan daw agapan ng rice blast kapag may sintomas na gaya ng matamata sa mga dahon ng palay na kulay brownish sa mga gilid at gray sa gitna. Aabot daw sa 50 hanggang 80% ang lugi ng mga magsasaka kapag napabayaan. Kapag dumarami raw ang rice blast, iwasang maglagay ng pataba. Kapag may pagkukunan daw ng tubig, tiyaking nasa 4 na pulgada bawat silong ang patubig para mabawasan ang pagkalat at pagdami ng rice blast. CJ, sa ngayon, tuloy-tuloy ang validation na isinasagawa ng Department of Agriculture Regional Office to katuwang nila ang iba't ibang local government unit na kung saan apektado ngayon mga bayan ng rice blast. At sa ngayon, after ng validation at ng assessment, ay pag-aaralan ng Department of Agriculture kung ano yung tulong na kanilang maibibigay sa mga magsasaka. Samantala, sa ngayon din, CJ, ay magkakaroon din ng pag-aaral ang local government unit at kakausapin din nila yung mga farmers. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban.